Birthday at birthday ko na nga at maaga ako nagising ngayong umaga dahil medyo mahaba-haba ang aming biyahein. Nililinisan muna natin si Boss MJ para ganado ang aming biyahe dahil sa araw na to ay hindi na nga tayo nakapaghanda o nakapag-imbita ng ating mga kaibigan dahil hinanda ko rin tong araw na to para ipasyal si Tatay Ronda at si Nanay Ronda namin ni Madam Blight, kasama syempre ang ating mga anak at meron kaming pupuntahan na lugar na nasa sulok pero sobrang ganda ng tanawin. Samahan nyo kami ha at para makita nyo yung papasyalan namin at baka malay nyo isa rin kayo maliko sa lugar na to at makita yung ganda ng tanawin. So tara, simulan na natin. Let's go! Bago tayo pumasok dito sa may SCTX, bloopers muna tayo. Kompleto na siya ng tables, meron na mga... Yan ang mangyayari pag nakafocus ka dyan sa harapan mo lang. Simulan na natin ang ating biyahe. Sobrang perfect ng weather ngayon at makikita nyo napakaluwag ng kalsada. Dito nga pala kami nag-exit sa may Puro Garona. At habang bumabaybay kami ay papunta kami ngayon dito sa lugar na kung saan sinasabi nila maraming ups and downs sa kala mo mga hams. Yan sa inyong harapan. Bago nga pala kayo makarating doon ay dadaan muna kayo sa bayan ng Clemente. At bago natin maakyat yung sinasabi natin na magandang view, kailangan nyo muna dumaan sa mga ginagawang kalsada na to, pero hindi naman ganun kahaba yung kanilang ginagawa. Ito ay manageable naman at kayang-kaya dumaan ng mga sasakyan. At habang papalapit na nga kami dun sa may location, ay may nakasalubong kaming tricycle at pinara kami. Una, hindi ko alam kung ano ibig niya sabihin. Yung pala, meron siyang tinitinda at ang tinitinda niya ay ang mga isda. At nagulat kami, sabi nga ni Nanay Ronda at ni Tatay Ronda, mura ng araw ang per kilo na kanyang isda. Hindi tayo matatraffic dito? Hindi, boss. Bakit? Ba't hindi traffic dito sa inyo? Ito, boss, ah. Ito, boss, 180. Okay, isang kilo, boss. Ilang kilo, boss? O, dalawa, tingnan ko. So after na nga namin mabiling isda ay meron nga palaking dadaanan na ganitong klaseng kalsada. Una, nakakatakot kasi baka mamaya meron kami makasalubong. Buti na lang wala po kami nakasalubong, pero dahan-dahan lang din naman po yung takbo at kaya rin naman po sumampad doon sa may bandang kanan kasi matigas naman po yung lupa. At sobrang ganda ng view magmula rito. At ito pa yung itsura sa harapan, talagang marirelax kayo dito pa lang sa taas yan. Hindi nyo pa nakikita yung pinakababa. So tara, samaan nyo ako para ipakita ko na sa inyo yung villa kung saan doon kami naka-arkela. Eto na, huling hirit na paahon. Pero kayang-kaya yan ni Boss MJ. Meron lang part dito na medyo maputik. Buti na lang sa mga araw na to ay hindi na ulan. Kundi for sure, putikan si Boss MJ. Kalilinis ko pa naman. So talagang naging rough road gaming ang araw na to. Pero okay lang dahil adventure trip talaga ang hanap namin. Rough road gaming! Kayang-kaya ni MJ. Yon, so kailangan namin gumamit ng golf cart papunta doon sa Mivilla. At etong lugar na to, napakaganda nga ng view. At eto na nga, makikita nyo na in 3, 2, 1. Bago ko pakita sa inyo yung view, ipapakita ko muna sa inyo yung naarkila namin Villa. Tara, pasok tayo. Tara. So yan, pagpasok nyo, makikita nyo, meron na kayong tables dito. Kompleto na siya ng tables. Meron na mga... Hindi siya gumagalaw eh. Akala ko tiles. So meron ka swimming pool dito, sarili mo yan. Tapos meron ka ng dining area. O yan, tapos pasok tayo dito sa loob. Para nauna na si Shai sa atin. Yun. Pagpasok nyo sa loob, ito na. Yung capacity nito talaga, pang couple. Pero po pwede kayong mag-extra bed. At tabi-tabi lang kami dito kasi kasama lang namin si Nanay Ronda at si Tatay Ronda. So, bali! Ano ba? Labas ka ng labas ah! Pagkini itsura mo! Gulat ako! Patingin kami yung nakaputi. Kaligan, pakita natin lang dito. Ayan, ang ganda ng bathroom nila. Hindi ganun kalaki pero maganda siya. Kumbaga, presentable. So ito, papakita ko na sa inyo yung view. So papakita ko na sa inyo. Huwag kayong mabibigla. Ito na. 3, 2, 1. Dito sa pinagpupwestuhan ng aming villa ay makikita mo na yung pinaka beachfront at meron kang ganitong klaseng view kapag ka ikay nakatayo dito sa pool na to. Kung ibababa mo nga ang cellphone mo, magkakaroon ka ng ganitong klaseng view. Napakaganda, no?
Pag binuksan nyo ang pintuan na to ay meron kayong terrace dito. At para mas makita nyo na malapitan ang beach nila. After ng pool doon, meron pang pool sa baba. Tapos, pag nabiting ka, meron pang beach. Itong lugar na nga to, dito yan sa Mia, Agno, Pangasinan. Sobrang dami talaga nakatago rito ng mga gandang pasyalan at magaganda resort. So tingnan nyo naman, no? Sobrang peaceful. Makikita nyo. Tapos mamaya, susubukan namin makababa doon sa beach kasi from here, siguro magdadrive lang kami ng 5 to 10 minutes. Mahaba na yung 5 minutes daw para mapunta natin yung pinaka-beach. Very peaceful, no? Yung nahanap namin na lugar at talagang mag-i-enjoy kayo. Hindi na nga papatagalin ni Madam Blight yan at yung dalawa kong anak. Ito na nga at magsiswimming na nga sila. At syempre, hindi mawawala dyan ang food dahil pwede kayong umorder ng pagkain dito kung sakaling wala kayong mga baon. Pero pwede rin kayo magbaon. So yan, dala na ang kanilang mga staff. Hi, hi. Ay, si ating, yung ating mini front desk officer. Yan. Okay. Thank you. Paano mga karonda? Kakain muna kami sa susunod na video ulit. Abangan ang mga trippings namin dito sa lugar na to.